Dahil po sa hanging habagat na pinaigting ng bagyong Karen, inulan na naman ang ilang bahagi ng Metro Manila. Binaha sa ilang lugar sa Quezon City gaya ng Araneta Avenue na nalubog din po nung hagupit ng habagat nitong Agosto. May ulat on the spot si Rida Reyes. Rida! Yes, Maris, nagdulot nga ng bigla ang pagtaas ng tubig sa ilang bahagi ng Araneta Avenue dito sa Quezon City matapos nga ang walang tigil ng mga pagulan na naranasan sa buong magdamag. Sa Barangay Santo Domingo, inabutan namin na abot bewang ang baha bandang alas 7 ng umaga kanina. Mailang na stranded na sa mataas na bahagi ng kalsada dahil hindi na raw sila makapasok sa kanilang bahay dahil mataas na ang tubig. Ang ilang empleyado naman nagtatrabaho sa mga pabrikang nalubog sa baha, nagdadalawang isip na kung papasok pa sila ngayong umaga. Papasok na ako kami. Papasok. Baha naman, hindi makatawid. So, hinahantay na namin yung tractor na... E-text kami na walang pasok. Ang mga sasakyan namang napapadaan dito, nagpa siyang huwag nang makipagsapalaran sa baha. Samantala sa Barangay Tatalon, mula Tuhod hanggang Bewang na baha naman ang gumising sa mga residente kanina. Dulot din ito sa bilis ng pagtaas ng tubig sa lugar dahil sa magdamagang buhos ng ulan. Gayunman, sanay na sila sa ganitong kondisyon dahil sadyang mas mababa ang kanilang lugar kumpara sa mga katabing barangay. Karamihan, mas pinili pa rin manatili sa kanilang mga bahay sa kabila ng pagbaha. Pero meron din namang ilang nagpasya ng lumika sa Diosdado Macapagal Elementary School. Sa ngayon, 29 na pamilya ang nananatili sa nasabing paaralan. Baka po tumaas pa yung tubig? Hindi, kasi mas mataas ang habagat Ah, wala pa kayong balak lumikas? Wala po, pero yung mga katabi namin naglilikas na rin. Napakadaling bumaha kasi catch basin nga, gano'n yung sinabi mo kanina. Dito lahat pumupunta yung tubig, yung area namin sa Araneta na yun, yung 70C, 114, 630. Yun yung lugar na napakababa. Yes, Marisa, simula alas 9 na umaga kanina hanggang sa mga oras na ito ay tumila na nga ang ulan gayunman ay nananatili pa rin na makulimlimit sa ating kinatatayuan. Pero dahil nga humupa na itong baha sa aking likuran ay sa ngayon passable na nga para sa lahat ng klase ng sasakyan itong kahabaan ng Araneta Avenue. Maris? Buti naman. Maraming salamat, Rida Reyes.